Dun sa kabilang village, meron kasi silang garage sale. Eh, mukhang bago pa at saka murang-mura, kaya binili ko na. Bilis na, Mami. Gusto ko nang mag-swimming. Sige na po, punuin nyo na. Malapit na. Excited naman tong batang to. O sige na, pumunta ka dun sa kwarto, kunin mo yung pang-swimming mo at saka yung goggles mo, ha? Yes po, Mami. Sige, bilis. Isang inosenteng inflatable pool ang pinamamahayan ng isang di matahimik na kaluluwa. Ito kaya maghahatid ng kapahamakan sa buhay ng isang bata at ng kanyang ina? Halika na po, Mami. Swimming ka rin. Masarap po, oh. Naku, ikaw na lang, anak. Makakaskip pa ako sa'yo dyan. Hindi po, oh. Malaki naman po siya, oh. Ipaghahanda na lang kita ng merienda. Ano bang gusto mo? Peanut butter sandwich po, Mami. Sige, hintayin mo ako, ha? Opo. Hello, Celso. Ano, kumusta ang Abu Dhabi? Napatawag ka. Ay, nako, etong anak mo. Ayon, binili ko kasi ng inflatable pool. Oo, nako, hindi mo na makausap. Enjoy na enjoy. Oo, kumusta ka naman dyan? Ah, talaga? Joshua? 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 Anong ginagawa mo? Ba't hindi ka pa natutulog? Joshua? Taong ikadalawang libo nang magtayo ng bahay ang pamilya ko sa malawak na lupain. Dito sa Bulacan. Ngunit hindi nila inaasahang kasama pala sa lupain ang mga kaluluwang matagal nang gumagala rito. Bili namin itong lupa. May nakatayo ng kubo. Si mga gumagawa sa amin, doon natutulog sa kubo. Sa pagkagising nila, sinabi nila sa amin na nagising sila ng madaling araw kasi niyayanig yung kubo. Pagkagawa ng bahay namin, may nakikita namin sa garden. Nakita ng kuya ko na sinusundan ako ng tingin ng isang batang lalaki. Sa loob ng bahay, sa sala, doon daw sa bar, meron daw doon parang black lady. Sa baba ng rooftop,
sa harap nun, meron siyang nakita doon lalaking nakabarong din. Madalas ding may nagpaparamdam sa loob ng kanilang bahay sa pamamagitan ng malakas na paghinga, pagsitsit at paggaya ng kanilang mga boses. Noong nalipat namin dito, merong matandang parang kinakapos na hininga. Nito lang, yung sa mami ko, nandun siya sa baba. May tumawag sa kanya na boses naman ng ate ko. Pero wala naman yung ate ko dito. Parang may nanggagaya-gaya lang sa mga boses namin. Ayon sa pagsusuri ng parapsychologist, ang kanilang lupain ay nakasagap na ng mga alaala ng nakaraan. Nagiging manifestasyon nito ang mga tinatawag na psychic impressions. Dito raw nag-ano yung mga kastila. Tapos meron ditong pinatay na babae. Parang yun yung nagpapakita-pakita sa amin. Yung namang matanda, yun yung dating may-ari nitong lupa na to, na namatay na. Tapos parang lumilibot-libot na siya dito, nagpaparamdam. Sa 10 years na kami dito, almost 6 years, parang nasanay na rin kami dito sa mga nangyayari. Hanggang sa wala na masyado nagpaparamdam sa amin, doon na lang sa mga pupunta dito sa bahay. Maaari nating ariin ang isang piraso ng lupain, ngunit kailangan din natin tanggapin na mayroon ng mahabang kasaysayan ng bawat lugar, na kahit matagal nang nakalipas, ay maaaring atin pa rin nararamdaman. Joshua? Joshua? Joshua! Anong ginagawa mo? Ba't hindi ka pa natutulog? Joshua! 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 Diyos ko! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko nga po alam eh. Ikaw ang tinatanong ko, bakit mo nalubog ang ulo mo sa pool? Hindi ko nga po alam eh. Nananaginip po ako na may tumatawag po sa akin sa pool. Tama nga kaya ang desisyon ng isang ina sa pagbili ng inflatable pool para sa anak? At maaari nga kayang ang isang bagay na inaakala nating maghahatid ng tuwa sa isang bata ay kaya ring maging instrumento ng hiwaga? Mami, bakit niyo po tinatanggal yung pool? Gusto ko pong maligo. Anak, kung gusto mo mag-swimming, pupunta na lang tayo ng resort. O kaya sa clubhouse. Sige, sa clubhouse tayo magsiswimming. Ayoko po dun eh. Gusto ko po yung ako lang po mag-isa. Magpapabili tayo sa daddy mo. Ha? Sa Dubai, magpapauwi tayo ng pool. Imported pa yon. Mami, bakit pa po imported? Pwede naman po yan ah. Makinig ka sa akin, Joshua. Hindi mo nagagamitin ang pool na to. Daddy, baka pwede mo namang ibili dyan ng kiddie pool si Joshua. Oo, pag may nakita ka dyan, padala mo, ha? Para naman sa anak mo. Akala ko ba nakabili ka na? Oo, pero... Ang dami-daming mabibili dyan sa mga department store. Alam kong maraming mabibili dito sa department store. Eh, wala akong magustuhan. Ano bang nangyari dun sa pool na binili mo? Ewan ko ba? Basta may kakaiba dun sa pool na yun eh. Anong kakaiba? Weird siya. Basta kung meron kang makitang kiddie pool dyan para kay Joshua, bili mo na lang. Di ba meron kang kasamahan na babalik dito next week? O padala mo na lang sa kasamahan mo, ha? Oo, oh, sige na nga. Pero ang weird ng request mo, ha? Saka may weird ba na pool? Eh, pool lang yun, eh. Basta maniwala ka na lang sa akin. O sige na. O mahal na ito, mabayaran natin sa telepono. O sige na, Isel. O sige. Bye-bye. Bye. Mami!
Joshua! 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 Mami! Dali! Alisin niyo ako dito! Joshua! Kumapit ka, Joshua! Kumapit ka! Bitaw ko muna ko! Mami! Alisin niyo ako dito! Sandali! Sandali! Mami! Mami! Joshua! Mama pa sa akin! Para sa karamihan ng mga kabataan, ang summer vacation ay panahon para magsaya at magaliw-aliw. Ito ang panahon kung saan malaya nila magagawa ang anumang gustuhin nila. Ngunit tila hindi ito ang nakatakdang mangyari para sa magkakaibigang Boyet, Jello at Renz. Bilis! Kaya mo yan! Oo, kaya mo na yan! Sige na! Bilis mo na! Sasama-sama ka, tapos duduwag ka rin pala. Ay, baka matumba ako eh. Matarik eh. Kaya mo yan. Ano ka ba? Sige na. Duwag mo naman eh. Teka lang. Sa susunod, tanggalin mo na yung bell sa bisikleta mo, ha? Pwede ba ang baduy? Para nagbebenta ng tinapay. Sige na nga. Oh, ako na mauna. Panoorin niyo ako. Eto na. Yun! Ang galing! No? Kaya! No hand! O yan, ikaw na! Bilis! No hands! Oh, tingin mo ako ah. Ako naman susunod. Ayun, no? Ano? Ang galing ko, no? Boyet! O Boyet, ikaw na! No hands! Bilis! Sige! Sige, kaya mo yan! Oh, no hands! Uy! Ayun! Galing! Ayun, kaya! Boyet! Boyet! Tuklasin ang mga natatagong hiwaga sa Mystery Files. Kapag may parating o paalis ng bagyo, kung minsan ay may nakikitang mga bola ng apoy sa ibabaw ng dagat. Ang tawag dito ay San Telmo o St. Elmo's Fire. Ayon sa siyensya, ito ay mga bola ng ilaw na tulad ng kidlat ay mula sa nabuong boltahe ng elektrisidad kapag bumabagyo. Ngunit hindi nawawala mga pamahiin at paniniwala ukol sa San Telmo. Ang pangalang St. Elmo ay hango sa St. Erasmus, ang santo na pumoprotekta sa mga pumapalaot sa dagat. Ang mga bolang apoy raw na ito ay pinapadala ni St. Erasmus upang pigilan ng bagyo. Pinaniniwalaan din ng iba na ang mga bolang apoy na ito'y daladala ng makaluluwa na namatay sa dagat. Hinding-hindi malilimutan ni Jello at Renz ang summer vacation nila dahil sa pagkamatay ng kaibigan nilang si Boyet. Ngunit ang kalunos-lunos, may kinalaman ang pambubuyo ng dalawa, kaya napahamak ang kaibigan nila. Parang nakukonsensya ako. Hindi dahil sa atin, hindi dapat namatay si Boyet. Parang tingin ko naman yung magulang nakakaawa. Wala naman tayong kasalanan eh. Pwede naman siyang tumanggi. Eh, nagmayabang. Dahil gusto niya maging kabarkada natin. Wala na tayong magawa dun. Hindi naman natin siya pinilit. Tsaka isa pa, aksidente yun. Sige na, pare. Mabuti na umuwi na tayo. Malamang inaanap na ako ni Airpat. Kilala mo naman yun. Praning. Oo nga eh. Gabing-gabi na rin. Malamang papagalitan ka na naman nun. Sige, pare. Ingat. Ingat.
Sino yan? May sumusunod ba sa akin? Sumakipag-garera? May matandang pamahiin tungkol sa isang malaermitanyong lalaki na misteryosong nagpapakita sa mga tao para magbigay ng babala sa nalalapit na sakuna. Ang tawag sa kanya ay ang tandang dagat. Sinasabing ang tandang dagat ay pumupunta sa mga bahay na malapit sa baybaying dagat para makiinom ng tubig. Pagkatapos ay magbibigay siya ng babala na may darating na matinding pagbaha o matinding tsunami. Ayon sa mga kwentong bayan, nalunod ang pamilya ng tandang dagat sa laot at hindi niya ito nailigtas. Kaya sumumpa siya na ililigtas niya ang mga tao sa mga darating na sakunang pandagat. Walang kamalay-malay si Jello sa sinapit ni Renz. Ito na nga kaya ang ganti ng kaibigan nilang si Boyet na namatay sa aksidente dahil na rin sa pagbubuyo ng dalawa. Anong oras ka na naman umuwi? Maaga naman po ako umuwi, Daddy. Anong maaga? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang magpapaabot ng dilim sa kalye na nagbibisikleta? Delikado yung ginagawa mo eh. Ang dilim pa naman dito sa village. Mamaya matulad ka dun sa kaibigan mo na aksidente. Naiintindihan mo? Opo, Daddy. Sige. Tulog ka na. Ano niya dito sa amin? Renz! Renz, asan ka ba? Asan lakad? Renz! Renz, sandali lang! Pahintay! Renz! Renz, ano ba? Asa ka ba talaga? Wala namang ganyan ang pare. Asa ka ba? Silip sa iyong pagitlip, ano ang kahulugan ng iyong panaginip? Karaniwang iniuugnay ang mga katawang tubig sa pagiging kalmado at sa kapayapaan ng loob. Ngunit ano ang ipinahihiwati kung managinip kang nalulunod sa malalim na tubig? Pinaniniwala ang isa itong premonisyong mamamatay ka sa pagkalunod at dahil dito'y hindi ka dapat lumangoy o kaya'y bumiyahe sa tubig. Ngunit ayon sa mga psikolohista, ito'y nagpapahiwatig lamang ng tila pagkalunod sa pag-aalinlangan sa iyong sarili at sa mga kinahaharap mong sitwasyon.
buwan. Hindi! Hindi ako sasama sa inyo! Hindi! Pigilan niyo na ako! Hello, guard. Si Mr. Cabrera to. Gusto ko lang malaman kung nakita niyo yung anak ko si Jello. Biglang nawala dito sa bahay. Nakita niyo bang lumabas ng village? Okay. Tawagan niyo ako pag nakita niyo. Thank you. Jello, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa kita hinahanap. Pumasok ka nga sa loob. Anong... Sinabi nang pumasok ka eh. Hindi ka na mapagsabi ang bata ka. Friends. Boyet. Jello, anak, anong nangyari? Ba't kasama mo sila? Jello, huwag ka sasama sa kanila! Anak, saan niyo siya dadalhin? Jello! Buksan ang ating isipan. Harapin ang ating mga takot. Dahil sa isang iglap, may hiwaga magaganap. Kaya, wag kukurap. Ganito ang imahe ng karaniwang haunted house. Ngunit kahit sa mga modernong bahay, maaari pa rin maganap ang mga kababalaghan. Noong first night namin dito, medyo iba na. Nung nag-start ako maglinis ng banyo, gabi yun eh, mga around 8 o'clock. Kasi yan dumi-dumi pa. Di, habang naglilinis ako, yung anak ko naglalaro dito sa salas. Tapos, nakatalikod ako sa door. Nung pagharap ko, kasi nakabukas yung door, may nakita akong little girl. Naka one length ang buhok, black na black. May konting bang siya, tapos medyo dark siya. Ayun pa kay Ginang Peralta, hindi lang siyang nakakaranas ng pagpaparamdam sa loob ng apartment. Yung anak ko, one time, naliligo siya dyan, meron siyang nakita. Nandun ako sa garage, naglalaba ako, siya mag-isa siyang naliligo. Tapos bigla siyang sumigaw, Mami, ikaw ba'y nandito kanina? Hindi, may nakita daw siyang nakatayo. Ayon sa investigasyon ng mga parapsychologist, ang batang nagpaparamdam ay isang physical impression lamang o memorya ng isang batang nakatira sa lupang kinatitirikan ng apartment ngayon. Para naman sa sanggol na nagpapakita, mapag-alamang may dating tenant na nakunan at tinapon ng fetus sa inodoro. Tanggap na namin na meron nga talaga dito na nakatira. Kaya hinahayaan na lang namin basta huwag silang mananakit. Sa tagal ng panahon, lumawak na ang kasaysayan ng mga lupang kinatatayuan ng inyong mga bahay. Maaaring ang mga bakas ng nakaraan ay nananatili na dito at wala ka nang magagawa, kundi intindihin ang mga mensaheng nais iparating ng mga kaluluwang kasama mo sa bahay. Pagmasdan mabuti ang bintana habang kinukunan ang apartment ni Mrs. Peralta, tila may aninong dumaan sa bintana. Multo nga kaya ito, titigang mabuti. Wag kukurap.